What's up mga karabit? Welcome back again to my YouTube channel. At yung vlog na natin for today is requested ni Karabit Princess Joanne. At shoutout na nga rin sa'yo ma'am. So, nag-request siya sa akin na gumawa ko ng vlog kung ilang beses ako nagpapakain sa mga alaga kong kuneho dito plus ano na yung mga pagkain na binibigay ko sa kanila. At syempre bago na simulingan ay huwag kakalimutang mag-like at kung bago sa channel ko, huwag din kakalimutang mag-subscribe at i-click mo yung notification bell para ma-notify ka palagi pag may bago tayong upload na video dito. So ako dito mga karabit, 7:30 AM ako nagpapakain. Kaya dapat mga 7:10 or 20 dapat kising na ako noon kasi hindi pwedeng pabago-bago yung oras ng pagpapakain natin sa kanila. Dahil ang pabago-bagong oras ng pagpapakain or feeding pattern sa mga alaga nating kuneho ay pwede magdulot o magresulta sa pagka-bloated nila. So, isa to sa mga dahilan kung bakit nabobloated yung alaga nating kuneho. Tapos yung pellet naman na gamit ko dito mga karabit is Uno Feed Starter Pellet. So, pakakain to ng baboy mga karabit. So, sa mga breeder na rabbit ko, kasama na dyan yung back at nagbubuntis na rabbit, nagbibigay ako ng 70 grams na pellet umaga at hapon. So, dalawang beses ako nagbibigay ng pellet dito mga karabit. Tapos, sa may mga kids or nagpapadede naman na rabbit, 140 grams ng pellet umaga at hapon din yan mga karabit. Tapos, pagkatapos nila kumain ng pellet, mga 30 to 40 minutes. Nagbibigay na ako dito ng damo mga karabit. So yung damo naman na binibigay ko is Napier grass kasi yun na lang yung available dito sa amin kasi wala na yung mga paragis. So hindi pa sila tumutubo. Bale nagbibigay ako ng damo mga 9 AM, 12 PM, 3 PM, 5 PM at 8 PM ako nagbibigay. Then by 5:30 ng hapon, nagpapakain ulit ako ng pellet mga karabit. Tapos, bukod mga karabit sa damo, sa Napier grass na pinapakain ko sa mga alaga kong kuneho dito, nagbibigay din ako ng kangkong. So yung kangkong mga karabit is napaka ganda para sa ating mga alagang kuneho kasi madami itong mga vitamins at mga minerals na kailangan ng mga alaga nating kuneho. So yung pagbibigay ng kangkong mga rabbit is hindi siya nakaka-diarrhea basta ma-introduce nyo lang to na maayos sa mga alaga nating kuneho. So kung first time kumain ng mga alaga mong kuneho, dapat patikim-tikim muna para hindi mabigla yung tiyan nila. So para maiwasan natin yung pagtatae. So, pag wala naman ako mga rabbit na makuhang kangkong, nagbibigay naman ako ng talbos ng kamote. So, katulad ng sa kangkong mga rabbit, dapat patikim-tikim muna yung pagbibigay natin. So, wag natin sila biglain para hindi sila magtae. At syempre mga rabbit, wag din kakalimutan yung malinis na tubig para sa mga alaga nating kuneho. So ayun nga mga karabit, hanggang dito na lang yung vlog natin at sana nag-enjoy kayo sa feeding routine na shinare ko sa inyo ngayong araw na to. At sana meron kayong natutunan kahit papaano. At least mga karabit, huwag kakalimutan mag-like at share na din tong video na to sa mga social media accounts nyo para matulungan nyo din ako mag-grow yung channel ko at mas madami pa tayo matulungan na gusto mag-alaga ng kuneho. At kung meron kayong mga tanong, comment lang sa baba kasi binabasa at nare-replyan ko naman yan pag nakita ko agad. So, happy keeping, ingat kayo palagi at shout out na nga tayo.